Hello mga bossing! Welcome back sa my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na maka-attract ng kasaganahan for prosperity, abundance, good luck, and for love? Ngayon po mga bossing, marami po tayong pwedeng gawin basta naniniwala ka sa ganito mga pamamaraan. Ito po isa sa mga very powerful. Meron ako mga bossing na tatanong na, ano ba yung pinaka maswerte? Bigay mo na sa akin yung pinaka maswerte na mga spell. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito. At ito po isa sa mga paborito ko. Ginawa ko na po ito mga bossing. Noong bago sumapit ang 2021, ginawa ko po ito. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala, masasabi ko lamang, kailangan concentrate. Mainam pa nga mga bossing, magpulong ka muna sa isang kwarto. Yung walang makakadistract sa inyong mga bossing, pero nakaharap ka sa may silangan. Pagtasabihin nyo muna, walang mang iistorbo sa inyo, walang tatawag sa inyo, at kayo ay gagawa ng pampaswerte. Yun po, bilhin na nyo inyo pong mga anak sa mga paggawa nyo ng pampaswerte para kayo'y nakapag-focus sa paggawa ng pampaswerte. Hindi po pwede yung parang alinlangan ka, baka may tumawag sa'yo, or baka may kumatok, or baka may istorbo ka, may makakita sa'yo. Huwag pong ganun. Kailangan yung relax ang isipan ninyo at talaga ang nasa isipan nyo lamang ay doon sa ginagawa ninyong pampaswerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo pa'y naniniwala sa mga itong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga nagnanais na super powerful mga bossing. Pero masasabi ko, yan naman po ay lahat ay swerte. Ngayon, nasa inyo po yan kung paano nyo gagawin napakaswerte. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan 100% na paniniwala. Kasi kung ang paniniwala nyo ay nasa 25% lamang, huwag ka munang gagawa. Kailangan 100% mga bossing. Ngayon po mga bossing, ano po ba ito? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Medyo madami-dami itong aking ingredients na ituturo, pero napaka-powerful nito mga bossing. Kung ano siyang gawin ngayon, bago basta sumapit ang 2022, nagawa nyo na po siya. O siya, maghanda ka mga bossing ng isang maliit na kalabasa. Isang maliit na kalabasa. Yung mura lamang po mga bossing sa palengke. Ikaw ay gumising ng madaling araw, mura lang po yung mga kalabasa po dyan mga bossing. Pero syempre sa mga mayayaman, hindi na kailangan yan. Mag-uutos na lamang po yan sa mga namamalengke na bumili ng ganyan. Ngayon po mga bossing, kasi sa lugar po namin mga bossing, meron pong night market kung tawagin. Mas mura siya sa gabi or kaya sa madaling araw or kaya gumising ka nga po ng kahit mga alas 6 habol ka pa, mas mura po yung gulay. Ngayon po mga bossing, maliit lamang po na kalabasa ay sapat na. Pagkatapos po, kukunin niyo yung mismong tangkay po nito. Hiwain niyo po siya pero hindi niyo itatapon. Alisin niyo po lahat muna ang laman po niyan. Yung buto po niyan, swerte rin po yan sa pera. Pero hindi po yan ang aking ituturo sa inyo, na ituro ko na po yan. Ngayon po, yung kalabasa, kapag malinis na ang loob, kumuha po kayo ng kulay brown na asukal. Isang kutsara na asukal. Pero marami kang asukal, tatluhin mo na. Tatlo. Pagtapos ito mga bossing, kayo po ba ay may alak sa inyo pong rep? Kailangan yung alak natin bagong bukas. Kahit anong klase po yan mga bossing, basta yung spirit niya ay sariwang-sariwa pa. Buksan niyo po siya. Maglagay ka dyan, makalhatiin nyo doon sa ating kalabasa. At pagkatapos ito mga bossing, mainam na kayo po ay meron ding luya. Ang luya mga bossing ko ay isa sa very powerful na pang-attract na swerte sa pera. Pantaboy ng mga negatibong enerhiya na ang dulot ay kamalasan sa inyo. Ganon din para lumayo ang mga taong toxic sa buhay po ninyo, na ginagambala po kayo mga bossing na hindi nyo naman sila inaano. Yan po, maganda po yung gamitan natin ng luya. Ang asukal mga bossing, for abundance po yan, for prosperity, protection, at for love and for happiness. Pagkatapos yung ating pong kalabasa, ito po mga bossing ko ay isa sa mga very powerful na mabisang protection para nakasild na kayo sa protection. At ang ram mga bossing, hindi lamang po yan sa ginagamit sa mga kasiyahan or kung ano man po yung hilig nyo uminom po niyan, yan po mga bossing ko ay ginagamit din lalo na sa mga itong mga pamamaraan. Kagaya po diba nabanggit ko sa inyo yung red jasper namin na merong halo na ugat ng balite, na may ram, merong rosemary, may down and laurel, perfectong sangkap.
na mabisang proteksyon yung red jasper pag binabad nyo po dyan. At kabilang po dyan sa ingredients dyan ay yung pong rum. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka ng taimtim na mula sa inyong pong puso. I-wish nyo dyan sa loob ng kalabasa. Or kaya, isulat nyo sa isang malinis na papel ang lahat ng miyembro ng pamilya at kung ano yung mga pangarap po ninyo sa inyong pong buhay at yung nais ninyo na makamit po ng inyong pong mga anak, ng inyong pong karelasyon, kayong dalawa ng inyong karelasyon kasi for love din po ito mga bossing, tamis ng pagmamahalan ng isang pamilya or kaya ng nagmamahalan, maganda po yan. Tapos, itupiin nyo po yung papel, isuot nyo dyan sa ating loob ng kalabasa at saraduhan nyo na ito. Basta mag-wish ka sa loob din ng kalabasa. Saraduhan, ibilad hanggang 6:37 hanggang alas 8 ng umaga ang pagkakaganap. Ibilad nyo hanggang alas 8. Pagtapos alas 8, ilagay nyo po ito mga bossing sa isang platito o sa isang plato para nakaano po siya. Pwede nyo po itong ilagay sa may harapan ng inyong tahanan. Kung may garden kayo, hayaan nyo lang po siya dyan hanggang sa siya mabulok, mawala na, maubos na, kainin na ng lupa. Or kaya mga bossing, ilagay nyo ito habang fresh na fresh pa sa may salas ninyo. Sabihin nyo, sikreto ito at walang makakaalam or walang gagalaw. Kasi wasa may nakialam nito, may gagalaw, may kumontra. Naku mga bossing, hindi yan kagandahan. Kaya kailangan, wala nakakaalam sa mga pampaswerte natin ginagawa. Ito po isa sa mga pinaka-powerful. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga itong mga pamamaraan, lumarga po kayo mga bossing, subukan nyo po ito. Yun lang po mga bossing, salamat po.